At kung ikaw ay mahulog sa bangin, ay sasaluhin kita. Ay, Nocho, okay ba? Sige, Cho. Mag-iingat ka dyan, ha? Madaling ka. Ay, Ma'am Raffy! What are you doing here? We're waiting for both of you. Sige po, ito na po, Sir Chief. Hinihintay ako ni Sir Chief. Buti na patawag ka dahil si Simon kahapon dumaan dito at ang sabi niya, luluwas siyang Maynila ngayon. Ang gusto niya, dadaan siya sa opisina mo. Huh? Oh. Thank you. Bye-bye. Maya? Buti na dito ko na. May pinapauto si Sir sa'yo. Sunuin mo daw si Abby. Hey, Maya! Hey, where are you going? Susundin ko na po si Abby. Can I go with you? Hello? Maya, si Simon to. Simon? Eh, Maya, kasi parang nakita kita kanina. Ha? Oo, dun sa may opisina ni Kuti. Maya? Kala ko ba nasa Dubai ka? Uy! Kala ko hindi ka pwede. Sabi ko malilate lang ako. Bakit ikaw ang sumundo kay Abby? Saan si Maya? Ako, Simon, ha? Ipangako mo sa akin na hindi mo ito sasabihin kina nanay. Promise, ha? Maya! Ay, Sir Chief! Yung kababayan mo ba yan? Papa. Who is he and what makes him so important na iiwan mo kay Raffy ang pagsundo kay Abby just to talk to him? Eh kasi po, Sir Chief, kanina po nasundan niya po ako dun sa opisina ni Kote. Tapos po, nakita niya po kami ni Ma'am Raffy, kaya nasundan niya po kami. Sir Chief, natatakot lang naman po ako na baka mabanggit niya po kina nanay na nandito po ako sa Maynila. Kaya binaba ko po siya, tapos kinausap ko po siya, pinagpaliwanagan ko po na huwag po sasabihin. Bakit? Close ba siya sa pamilya mo? Opo, Sir Chief. Kamag-anak niyo? Eh, hindi po, Sir Chief. Ilan taon na rin po kasi siya naniligaw sa akin. Kaya... Manliligaw? Opo, Sir Chief. Si Simon po. Maya. I don't have to tell you about yung mga cases ng mga babae na luloko dito sa Manila dahil sa mga lalaki. Ay, Sir Chief, mabait naman po si Simon eh. And usually, mga probinsyana ang nabibiktima nila. Ay, probinsyana naman po siya. Well, most of the time, they end up losing their jobs, their money, and everything. Parang hindi naman po, Sir Chief. Only to find out na niloko lang sila. Do you want that to happen to you? Ayoko po. Good. Oh! Manang Fe! Maya? Wow! Nasa vase na, tsaka Manang Fe! Mukhang sariwa-sariwa pa rin yung mga bulaklak. Ang ganda! Kasi nilagyan ko uli ng aspirin. Manang Fe, saan niyo po ba natutunan yon? Nagmamadali sila Raffy at Abby paakyat kanina. Sabi ni Raffy na iwan ka raw ni Sir. Bakit? Ano bang nangyari? Eh, kasi po, Manang Fe, hindi na po ako nakasama sa pagsundo kay Abby. Nakisuyo na lang po ako kay Ma'am Raffy. Tapos sila po, nakita na lang po sila ni Sir Chief sa play school. Eh, ikaw? Eh, kasi po, may kinausap po ako dun sa malapit sa may gate natin, yung taga sa amin po. Tagain niyo? Opo, Manang Fe. Malapit po yun sa pamilya ko kasi tagal na po yun naniligaw sa akin eh. Teka. Tama ba yung narinig ko? Nako, kung yung narinig mo, yun din ang narinig ko. Ay, confirm, may tama ka. Doris, Isabel, alis na muna ako ah. Bye-bye. Ay, naku, tagal lang. Sandali lang, Maya. Mabilis lang to, ha? Oo. Tama ba yung narinig ko? Narinig namin. May manliligaw ka. O, anong pangalan? Nako. Simon. Ilang taon? Kaedad ko. 20? Sabel, magta-25 na po ako. Kung ikaw naman, alam ko naman, binibiro lang kita. Pabiro din eh. Pero, saan siya nakatira? Eh, di sa San Nicolas. Anong trabaho? Yung pamilya nila may mga negosyo. Ay, oo. Oh, wow. Tarosh, ang taray naman. Ano, Dori, Sabel?
Okay na ba? Kasi pupuntahan ko pa si Abby tsaka si Ma'am Raffy. Sige ha, Maya, pero dito lang kami. Hihintayin ka namin dahil marami pa kaming katanungan sa'yo. Sige, dali. Tama. Ay, teka. Last na lang to. Ito talaga gusto ko itanong. Hindi pwedeng hindi. Gwapo ba? Talaga? Uy! Naku, Sabel. Para atang hindi gwapo kasi miling eh. Ay, naku, hindi. Feeling ko gwapo yun. Ayaw lang niyang ishare. Uy! Uy, ikaw ba naman kasi ang cashier? Siyempre, ang hirap. Mukha ka naman bakaw talaga. Ito naman! Ruby, madali lang to. Which of the following objects are rectangular in nature? Ayun! Very good! That's rectangular. Maya! Hey, Ma'am Raffy! Baby! Oh, Dani! What happened? Kwento mo sa akin yung mga detalye. Ah, okay naman po, Ma'am Raffy. Kaya lang po kasi, hindi ko po siya matansya eh. Matansya? Opo, eh kasi ganun po yun si Sir Chief. Mahirap tansyahin. Hindi mo alam kung ganit sa'yo o hindi. Alamin naman po. I don't care about Chard. I mean, si Simon, yung usap ninyo. Si Simon po. Ayos naman po, Ma'am Raffy. Alam niyo po ba, gumaan po yung loob ko dahil nasabi ko po sa kanya yung totoo. Good, that's really good. Tsaka, naiintindihan naman po niya kasi ipinaliwanag ko po sa kanya yung sitwasyon. That's really nice to hear. At least ayos na, di ba? Yun, di ba? It's... Hindi niyo po ba sasagutin? Yeah. Hello? I just need time, you know? I need some space and time. I hope you understand. Okay? Bye. Bye. Si Sir Charlie po ba? Ma'am Raffy? You know what, Maya? Kailangan ko na kasi bumaba. Nilinisin ko yung kwarto ko. I need to make space. And, you know, all these things, kailangan kong gumawa ng mga space. Kasi... Kailan po ba yan? Well, yun nga, kaya ako gagawa ng space kasi magpapahomes pa ako. Hi! Yes, may promo. Wow! Can have it done here at home. Oh, pwede ba sumama ka? Can you come home early from school? Ma'am Raffy, tinignan ko po ako. Papayagan po ka ni Sir Chief. Bakit pa? Kailangan magpaalam. Eh, dito naman sa bahay gagawin. Eh, kasi po, syempre, kailangan ko pong bantayan si Abby. Ayaw ko naman po na may masabi po si Sir Chief. Sir Chief. Ako, bahala sa'yo. Okay lang yan. It'll be fun! Uy, Sabel, ano? Wala pa si Maya? Wala pa eh, oh. Ang tagal naman ni Maya. Ewan ko ba dun? Marami pa nga akong gusto itanong sa kanya eh. Sa malagay mo kaya, may nakababata ko kaya kapatid si Simon. Ikaw talaga, nakababata agad. Bakit, ha? Para kuhanin mo yung bata, ampunin mo, gawin mong anak mo. Anak agad? Anak agad? Pwedeng boyfriend muna? Ikaw kahit kailan ka. Panira. Check! Hoy, Sabel, hindi ako ang sumisira sa'yo. Ikaw ang sumisira sa sarili mo. Baguhin mo nga yung ugali mo. Naku, for a change! Para maiba lang! Change pa iba? Ewan ko sa'yo, dami-dami mong hanas. Ewan ko rin sa'yo. Hoy, kayong dalawa dyan, tama yung chismisan, ha? Baby, okay ka lang dyan? Magkailangan mo ng tulong ni Yaya, ha? Kato ka lang. Isa, pag oo. Dalawa, pag hindi. Okay? Baby, walang tatlo. Dalawa lang. Okay, baby. Buti may signal ka. Simon. Saka na kwento pag Skype natin. Kulit, oh. Okay nga lang ako.
ako. Hindi sasabihin ni Simon kina nanay. Huwag mo na akong alalahanin dito. Alam ko nag-aalala ka pa kay Jo. Oo nga, Maya, di ako makatulog dito. Okay na siya, kuti, sabi ni nanay. Kaya bawasan mo ng 1/4 yung pag-aalala mo. Mali, 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 mali. 1/4 na lang itira mo sa pag-aalala. Baka maapektuhan trabaho mo. Ako bahala, tatawag-tawag ako sa atin. Salamat, bunso. You're welcome, kapit. Busy. Oh, baby, ano, nag-wash ka ba ng hands mo? Nag-wash ka? Oh, sige, ganda dito. Sige. Nasa bed. Ayan. Anong sinisilip-silip mo dyan? Sabihin. Bakit? Paan ka na ba sa principal's office? Sabihin. Bakit bigay naman ito kay Sir Chifo? Ako? Bakit ako? Ako pang bihira ka naman. Galit na naman sa'yo, Sir Chief mo, no? Eh, hindi ko alam eh. Kasi malabo yung naging pag-uusap namin kanina. Eh, bago pa matuloy yung iniisip mo, palalamingin ko na yung ulo ni Sir Chief, di ba? Sa pumamagitan ng mahiwaga at mainit mong kafe, lalamig ang ulo ni Sir Chief. Tari mo lagyan ng ice para ice coffee. Ay, naku. Sige na nga. Ako na. Basta, ha? May utang ka sa akin, chika. Tungod kay Simone. Sige, sige, sige. Oh, sige. Excuse me po, Sir Chief. Ito na po yung kape nyo. Bakit ikaw nagdala nito? Po? Si Maya. Kasi po... Pinagtataguan ba niya ako? Kwan po, ano po, ganito po yun. Tapos, ay naku, sir, Sir Richard, Sir Richard po pala. Ay na po yung kape nyo. Sige po. Ano, sabi? Anong sabi, Sir Chief? Oh, bakit? Bakit? Bakit talaga? Oh. Bakit ka dyan? Bakit nagbiglang tiger mode yung si sir? Naku, nininihabis ako mamamatay. Paatakihin ako sa inyo. Naku, bahala ka na nga. Uy, Sabel! Sandali lang naman. Maya. Uy, naku. Sir Chief! Maya, stop. Po. Asan si Rafi? Baka po nagpapahinga na po, Sir Chief. Okay, I'll just talk to her tomorrow. Sir Chief! Yes. Galit po ba kayo sa akin? Hindi pa. So don't give me any reason to get mad at you. Galit sa akin si Sir Chief eh. Concerned lang siguro. Morning, guys! Good morning, Ma'am Rafi! Morning, baby! How are you, Rafi? Good. You want to have dinner later? No, I do not want to have dinner with you. You don't have to babysit me all the time. Besides, meron akong gagawin. Ano gagawin mo? Well, I was thinking, gusto ko magpa-home spa treatment. Gusto ko pati ng hair, mani-pedi, and I wanna try those traditional Pinoy hilot massages. Kung okay lang sa'yo. Pero kung hindi, pupunta na lang ako dun sa spa. It's no problem. Go ahead. Yay! Nikki, sama ka. Of course, tita! Thank you po! Fine. I'll just come home early and I'll get some takeout. No need. Baka mainip kayo, tapos mamadaliin mo kami. Besides, it's a girl thing, and may ilang sa'yo yung spa therapist. Ikaw lang yung lalaki doon. And, pwede ba, isama ko na si Maya? It's a group package, mas makakamura kung marami. Oh, pwede ba kasi?
kasama rin si Doris, Manifin, Sabet. Ay, naku, ma'am, wag na po. Nakakahiya po. Tsaka maganda pa rin naman ang bangs ko eh, di ba? Tsaka hindi ko naman po kailangan ng masahe. Si Isabel pa, kasi nahirapan po bumangon, may dysmenorrhea. Sure. O sige, kung hindi mo type. Ay, pero ma'am, syempre ayaw din naman namin magtatampo po kayo. Ah, naku, okay lang din naman po. Baka sabihin niyo po, hindi kami marunong makisama. Kaya lang po yan. Teka, sino tatao dito habang kayo nagpapaspa? Si Isabel po, kasi hindi makabangon nga. Hindi, ako na. Hindi naman ako mahilig sa ganyan eh. Ako na. Ay, thank you po. Ay, ayun po, Ma'am Raffy, may makakasama na po kayo. Ako po kasi hanggang alas 5 po yung klase ko, tsaka si Abby po. Maya, andito naman ako. Ako muna bahala kay Abby. Great! Oh, wala ka na lusot, Maya, ha? Sama ka na. Hello, Simon. Hello, Maya. Nakapagpaalam ka na ba? Paalam saan? Hindi pa din. Hindi pa niyaya kitang lumabas para makapagkwentuhan naman tayo. O nga pala, no? Eh, kasi, ano, Simon, tsumitsempo pa ako, eh. Eh, di, ako lang kaya magpaalam sa kanya. Ikaw? Sigurado ka? Ako, Simon. Nakakatakot yun. Bakit naman ako matatakot sa kanya? Eh, kasi, si Sir Chief, medyo masungit siya doon sa mga taong hindi niya kakilala. Eh, di, magpakilala ko sa kanya. Hmm? Ikaw, good luck sa'yo. Eh, ano nga ulit yung pangalan ng boss, no? Aba, mukhang seryoso ka talaga. Richard Lim, yan ang pangalan niya. O sige, pagdating mo sa bahay ng boss mo, nandun na ako. Okay, tingnan natin. O sige. Dito tayo nag-set up, no, Nikki? Tahimik? Yes, tita. Ma'am Raffy! Maya, you made it! Oh, kasi-kasi naman siya. Ingat. Wow. So nice here. Nakaka-relax talaga. Naman, Ma'am Raffy, kung magsalita naman po kayo, parang stress na stress po kayo, ah. Ay, definitely. I am really stressed. Hello, Sir Chief? Ayan, yan, yan. Si Stress. Sinusundan ako kahit saan. I heard that. Was she referring to me? Ay, naku, Sir Chief. Baka po nagbibiro lang. Well, sabihin mo sa kanya hindi siya nakakatawa. Anyway, ano? Kumusta naman siya? Can I borrow the phone, Maya? Okay, eto po. Hello, Mr. Lim. Are you trying to get Maya to spy on me? What are you talking about? Ay, naku, Chard. Parang hindi kita kilala. Can you just leave us alone just a little bit? Because we are having a spa day, okay? Bye! Raffy, wait! Grabe yan si Chard. Kung hindi ko yan mahal, aatakihin ako sa puso sa konsumisyon. Ako, Ma'am Raffy, concerned lang po si Sir Chief. I know. Ang kulit naman kasi. Eh, hindi po talaga ako titigilan ng kakukulit niyan dahil hindi niya naman po sinasagot yung tanong niya eh. Ay, oo nga, ano, hindi ko sinagot. Pero alam naman niya kung ano yung sagot dun sa tinatanong niya eh. Na hindi niya na po love si Sir Charlie? Miss, galingan mo yung sa nails niya tapos yung color dapat bagay sa skin tone niya. Ayusin mo lang ha. Alam pa po ba si Sir Charlie? Kayo talaga ni Chard, pareho kayo. Ang kulit. Anyway, hindi ko alam. Hindi ko na alam tungkol sa love. But does anybody know about love anyway, right? Ay, ako po, alam ko po. Really? Na-in love ka na ba?
Hindi pa po. Pero, nakita ko po kung paano na-in love ang nanay ko sa tatay ko. Hanggang ngayon po, kahit na umalis na si tatay. Ah, so, ang alam mo sa love is what you saw dun sa mami at tatay mo? Hindi naman po, kasi involved din naman po kami dun sa love story nila eh. Kaya nga kami pinanganak ni Kotein, di ba? Well, pero nakailang boyfriend ka na ba? Ay, wala pa po. Wala? As in, but you're so pretty. Pihikan ka ba? Hindi naman po. Baka po kasi nandyan lang po siya sa tabi, tapos hindi lang po ako napapansin. Eh, si Simon, he's cute. Nako, Ma'am Rafi, si Simon po. Kaibigan ko lang po talaga yun eh. What? Bihikan ka nga. Eh, Maya, if you don't mind, ano bang hinahanap mo sa isang lalaki? Yung nakakapagpakilig po sa akin, yung lalaking nakakapagpakaba sa dibdib ko, yung lalaking nakakapagpaturete sa akin. Ganun lang? Opo, ganun lang po. Eh, naramdaman ko yung lahat kay Charlie. Naku, Ma'am Rafi, baka siya na po talaga yung para sa inyo. I don't know. Pero, hindi nga, Maya, wala ka bang ibang hinahanap sa isang lalaki? Eh, ano pa po bang hahanapin ninyo, Ma'am Rafi, kung yung nakikita niyo sa kanya ang nakakapagpasaya sa inyo? Yung mahal ka at mahal mo rin. Bakit pa po natin pahihirapan yung mga simpleng bagay? Eh, what about sa ugali? Yung sa personality, yung mga ganon? Eh, yung ugali po, parte na po yun ng pagkatao eh. Masungit man siya, o madamat man ngumiti, basta alam mo na yung kasungitan niya, eh, nakakapagpakilig sa'yo. At yung minsanan niyang pangiti ay nakakapagpakaba sa dibdib mo. Diyan na po siguro yun. Kausapin ko lang yung kababayan ko. Sige na, oh. Pasensya na. Wala ako kasing tawag, eh. Sige na, boss. Kausapin ko lang naman yung kababayan ko. Wala lang. Sandali lang, ah. Good evening, sir. Good evening. May gusto mong pumasok. Bisita rin ni Maya. Eh, wala naman yung abiso sa amin. Sino daw? Sandali lang, ho. Sir, tawag ko kayo ni Mr. Lim. Sige, ho. Good evening po, Mr. Lim. Good evening. Simon po, kababayan ni Maya. Pwede ko ba siyang makausap? Bakit ayaw mo na lang siya tawagan? Eh, di siya sumasagot eh. Baka ayaw ka nang makausap. Eh, hindi po. May usapan na po kami. Kasi ang alam sa kanila, nasa Dubai ho siya. Eh, depende kung papayag si Maya. Eh, sabi niya ho, depende if papayag ho kayo. Sir, mag-uusap lang naman ho kami. Sige, sabihin ko sa kanya. Sige ho, sir. Salamat. Talim, hindi pwede. Kulang na nga tayo ng tao eh.
Di siya pwede mag-leave. Tell him to report tomorrow. Bye. Good evening po, Sir Chief. Just be sure to be home by 10. Sabihin mo kay Simon, mahigpit sila sa curfew dito sa subdivision. Po? May usapan na daw kayo. Sabi ko sa kanya, tatanungin kita muna. But I didn't know tonight kayo lalabas. Po? Nako, Sir Chief, hindi po kami aalis ngayong gabi. What? Eh, ba't nakaayos ka? Ay, hindi na po ako nakaayos. Hi, Chard! You're home! Doesn't Maya look great? We've been having beauty treatments all day dahil sa home spa service. Sinabi ko sa'yo kanina, di ba? Kalimutan mo na ba? Well, anyway, I ordered pizza for dinner. Tapos, may gusto ka pa bang iba? Bago niyo, ginawa ka ba? Ma'am Rafi, siguro po, akala ni Sir Chief na aalis po ako na hindi ako nagpapaalam sa kanya. Baby, mag-goodnight ka na kay Tarafi. Baby, magto-toothbrush pa tayo. Halika na. Ay, mga pala, baby. Na nakapag-toothbrush na pala tayo. Sige, kiss mo na lang si Tarafi. Nag-goodnight na kayo sa akin. Ay, oo nga po pala. Are you okay, Maya? Kuya, sabi ko sa'yo, may ka-rebel ka na kay Ate Joey. Okay, may the best man win. Don't be too complacent, kuya. Baka mamaya maunahan ka pa ng Florante na yan. Ay, ako, next. Baga sa basketball, niya-kanya diskarte lang yan. Maya, yung phone mo kanina pa nag-ring. Si Simon tumatawag. Yung sugid maniligaw. Sorry po, Sir Chief. Isa-silent ko na lang po. Sagutin mo na.